Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Hindi lang natin alam kung saan at sa kung papaanong paraan. Ngayon ang kahanga-hangang panahon upang maging pari. Dahil gusto kong ilapit ang tao kay Kristo sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya. Sapagkat gusto kong ituro sa mga tao ang landas patungo kay Kristo. Dahil gusto kong maging instrumento ng pagbabago. Dahil mahal ko ang buhay ko at ang buhay ng lahat ng tao. Sapagkat gusto kong makaisa sa pagliligtas na dulot ni Hesukristo. Dahil masayang tumugon sa tawag ng Diyos. Sapagkat gusto kong ibahagi ang mabuting balitang hatid ni Kristo. Sapagkat gusto kong maging masaya at magpasaya. Dahil nais kong maging daluyan ng awa at pagmamahal ng Diyos. Dahil mahal ko ang Diyos at ang sambayanan. Sapagkat nais kong ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Sapagkat ito'y isang kakaibang daan patungo sa makabuluhang buhay. Sapagkat gusto kong labanan ang kasamaan. Hindi dahil sa isang kagustuhan, kundi para sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Dahil ito'y kaloob, banal na kaloob ng Diyos. Dahil dito ko natagpuan ang tunay na kahulugan ng aking buhay at kung paano mag-alay ng buhay para sa iba. Dahil sa inyo. Ang tanong ay, tutugon kaya ako? Bakit hindi ko lakasan ang loob ko? Alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. Bakit hindi ko subukang sumunod sa kanyang tawag? Bakit hindi mo subukang pakiramdaman at pakinggan? Baka nga tinatawag ka niya. Sapagkat sa pagpapari ko natagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ng aking puso. Sugal, bisyo, droga, barkada at makabagong teknolohiya. Ito ang karaniwang mukha ng mga kabataan sa makabagong panahon. Ngunit ito nga ba ang mukha ng kabataan? Marahil hindi, sapagkat ang mga kabataan ngayon ay aktibong naikisangkot sa pagpapanibago ng sambayanan at ng lipunan. I am one, ako mismo, ako ang simula. Kaya natin. Ilan lamang ito sa mga samahang kinabibilangan ng mga kabataan upang marinig ang kanilang tinig sa pagpapanibago ng lipunan. Totoo nga ang sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa pagpapanibago ng bayan, hindi lamang mga kabataan ang naikisangkot. Maging ang mga pari ay naikisa sa pagpapanibago ng lipunan at ng sambayanan. Ating ngayon tunghayan ang kanilang mga kwento. Malungkot ang pangungulungan dito, ligit lalo kapag ka hindi dumarating yung mga mahal mo sa buhay. Talagang gustong-gusto ko na pong makalaya po at ayusin ko na po yung mga pamilya ko po, at aking mga anak, ang aking mga kapatid, lalo-lalo na po ang aking tatay na meron po siyang sakit. Malaki ang natutulong ng pare, higit lalo ni Father Nezelle. Dahil sa kanya,
nandun yung kalakasan ng loob namin kapag kami na papagal na sa aming mga saluobin, kapag nakakaramdam na kami ng pagkabalisa na kami ba'y lalaya dito. Kapag nandun siya at gumagawa siya na nagkakonduct siya ng misa at may mga yung salita ng Diyos, yung mga ebanghelyo niya, naging inspirasyon namin, lumalakas ang aming kalooban at nagiging matatag kami kapag ka naririnig namin yung kanyang mga humiliya. Walang malinaw na dahilan na nakikita ko sa sarili ko kung bakit ito yung pinili ko. Ito kumbaga yung nakita ko na the best na magagawa ko sa paglingkod sa diocese. Masaya na pagka dumadating ako dito, yung bang parang nakakakita sila ng pag-asa, nakakakita sila ng panibagong lakas o kasiyahan. Dahil sa kanya, ang bawat isa sa amin talagang nagiging inspired ba? Siya ang nagiging inspirasyon namin sa araw-araw. Kaya nga, kung wala siya, siguro, isa yun sa kabawasan ng aming, kumbaga sa kwan, sa ingredients ng aming buhay sa isang linggo. Minsan, pagka nagmimisa ako, para bang ang dating sa akin, ordinary lang eh, walang epekto. Pero yung pagka nagmimisa na pala ako, may naidudulot pala sa kanila yun, na katuwaan, kasiyahan, o paglakas ng kanilang pananampalataya din. Yun ang nagiging sandata namin, nagiging matatag kami sa mga binibigay niya sa aming pangaral. Inaanyahan ko kayo na pumasok sa seminaryo, subukan, marahil ito din ang pagtawag sa inyo ng ating Panginoon upang maglingkod, hindi lang mang sa pamamagitan ng mga sakramento, pero gayon din sa pamamagitan ng paglingkod sa mga kapatid natin sa bilangguan man o sa mga may sakit o iba pang mga tao na nangangailangan at naghahanap sa ating Panginoon. Kaya sumama na kayo. Tulungan niyo kami sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mga pari na makabagong panahon ay hindi lamang nagmi-ministeryo sa loob ng simbahan. Sila rin ay aktibong naikiisa sa hinahangad nating pagbabago ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapahayag nila ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang pari ay hindi lamang nagmi-misa o nagdiriwang ng mga sakramento. Sila rin ay mahalagang sangkap sa panlipunang pagbabago. Calling within a calling. Way back in 1990, nasa labas pa ako ng seminaryo noon. Nakikita ko yung kabundukan. Andun ako sa barrio sa Laur. Sabi ko, kung babalik ako sa seminaryo, gusto ko na magtrabaho sa bundok, magtanim ng puno, tapos magdasal. Dream come true talaga na dito ako inassign. Gusto ko ng pagiging pare, tapos nasa ecology pa ako, gusto ko ng pagtatanim ng puno. Pagdating sa spiritual life, naigaguide din nila kami para hindi kami maligaw ng landas. Kasi yung maganda sa trabaho na to, kasama mo yung mga tao, kasama mo yung kalikasan, and then for you also to be an agent of transformation, it's very, very fulfilling. Itong lugar na to, pagyayamanin namin at pagyayamanin din kami ng lugar na to.
sa pagpapare, ano? Biruin mo, magmimisa ka, in 1 hour's time, mayroon nang nabago. Ano? May nabago sa'yo, mayroon din nabago sa tao. Kung pumasok ang tao ng simbahan ng desperate or hopeless, within an hour's time, na-achieve mo yun. Narito yung simbahan kasama nila. O siguro po pwede pang sabihin na bumuo ng simbahan, buuin namin yung aming sarili bilang simbahan. Tayo ay nilikha ng Diyos na inilagay sa lugar na napakaganda at pananagutan natin ang pangalagaan ito. Kung halimbawa tinawag kayo ng Panginoon sa para sa pagpapari, o pwede naman na magkaroon ng vocation within a vocation. Kung ikaw ay gusto mong doktor ka, pwede ka pa rin maging pari. Kung nurse ka, pwede ka pa rin maging pari. Kasi naiintindihan mo yung mundo ng mga may sakit kung ikaw ay nurse na pari. At pwede mo pang gamitin yung skill mo, yung talentong binigay sa'yo ng Panginoon. Oh, halina kayo, sumama kayo sa amin. Samahan kami sa paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Sama-sama tayo sa simbahan na maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. May mga pari na umakyat sa matataas na bundok, nagtatanim, dumadalaw sa mga bilanggo at may sakit, at marami pang iba upang maipadama sa kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha at nangailangan, ang biyaya at pagmamahal ng Diyos. Eh, sabi ko, kung magiging pari ako, sana ito ibigay nun Diyos sa akin, na apostolate, na maging kinatawan ako ng katutubo. Dapat nating alalahanin na hindi lang tayo yung nangangailangan. Meron tayong mga kapatid na magpahanggang ngayon ay nabubuhay sa kabundukan na dapat suportahan ng nating kapwa-tao dahil sila tao ring tulad natin. Binibigyan ng aid ng simbahang ng mga pare yung mga katutubo na sila ang gumagastos sa sariling personal na bulsa nila. Sa ngalan ng simbahan, ang mga na itutulong ng simbahan sa pangungunan ng ating mahal na obispo ay yung mga livelihood program. Ito yung mga bagay na ikinabubuhay nila na naitutulong ng simbahan sa mga kapatid nating katutubo. At doon naman sa mga anak ng mga katutubo ay nakapagtayo na tayo ng paaralan dito sa Gabaldon. Talagang napakasarap, napakaligaya at napakagaan sa kalooban yung makatulong ka doon sa mga taong alam mong walang maibabalik na tulong sa iyo, walang maibabalik kundi pasalamatan ng Diyos na nakilala nila tayo, nakilala natin sila. Kasi pag pinag-usapan ng katutubo, talagang yun ang kanyang prioridad. Kahit nasan pa itong mga katutubo na ito, sabihin mo, walang problema. Gagawan at gagawa natin ng paraan yan. Kahit humingi tayo ng tulong sa ibang tao, humanap siya ng mag-sponsor kung hindi nang kaya ng simbahan. Isang bahagi lang ito. Pansamantalang bitawan, ano man yung mga gadgets na nagpapaikot sa buhay nyo. Magnilay at tingnang mabuti. Ano ba yung kakayanan mong mayroon ka na regalo ng Diyos sa'yo? Pumili kayo, nasa sa inyo yon. Ang mahalaga, masaya ka sa ginagawa mo. Ang mahalaga na ibibigay mo yung sarili mo. Una, tinatawag ka ng Diyos. At ikalawa, doon sa pagtawag ng Diyos, kailangan tumugon ka. Napapakiusapan ng Diyos. Pakiusapan nyo, natawagin kayo. Hinding-hindi kayo mabibigo.
Napakasarap maging pare at wala nang ibang kaligayahan pa. Kaya kung ikaw ay isang kabataan at nagnanais na maging isa sa mga instrumento ng Diyos sa pagbabago, bakit hindi mo subukang painggan at sundin ang kanyang tawag? Bakit hindi ka tumugon sa panawagan ng Diyos na maglingkod at maging kabahagi ng pagpapanibagong panlipunan?